Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang diskarte ni Coach Tim Cone sa huling minuto ng Gilas Pilipinas versus sa kupunan ng New Zealand Tall Blacks. Napakagandang game nga nangyari dito sa pagitan ng New Zealand versus kupunan ng Gilas Pilipinas. At noon sa huling minuto mga ropa, every possession counts, every possession ay napaka-importante. Talakayin natin ang taktika at diskarte na ginamit ni Coach Tim Cone para makamit na ang unang panalo natin kontra sa kupunan ng New Zealand. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown, New Zealand versus kupunan ng Gilas Pilipinas. Simulan natin to, okay game. Natapos nga ang first half mga ropa, all 45 ang score, diktigan talaga ang laban ng dalawang teams na to. Pero sa pagbubukas ng third quarter mga ropa, nakauna dito ang kupunan ng New Zealand. Hindi 3-pointer ang pinukul nila dito, this time nakakuha sila ng mid-range jumper at the same time doon sa kabilang banda mga ropa. Ang isa sa naging problema ng Gilas Pilipinas dito ay yung kanilang turnovers. Turnovers yan na hindi pilit mga ropa. Dahil ilang turnovers din ang kunumit ng Gilas Pilipinas dito kasama na sa first half at dito nga sa second half. At dahil sa turnover na yan mga ropa, nagkaroon na naman opportunity dito ang New Zealand para sa bagong possession. At sa possession nila na to mga ropa, nakakapanibago to dahil buong first half puro 3-pointers ang kanilang pinupukol. This time mga ropa, nagset ng high screen ng kupunan ng New Zealand at naka-drop defense dito si Junmar Fajardo. Ang tendency at outcome yan, hindi siya makakasabay dito pagka nagset ng screen ng New Zealand. At ganun nga nangyari mga ropa, pagka-set ng screen nag-iwan sa depensa dito yung defender natin. Open na open sa may mid-range tong si Webster. Drop defense si Junmar Fajardo, easy 2 points para kay Webster kaya nakauna diyan ang kupunan ng New Zealand, 49-45 ang score. Dwight Ramos ang may hawak ng bola dito para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Bigla-biglang pumupukol si Dwight Ramos ng kanyang 3-pointer. Wala nang play-play ito mga ropa. Isolation lang yan. 1-on-1 defense against sa kanya. Hindi nga nagdi-dribble dito si Dwight Ramos. Nagugulat to si Dwight Ramos. Bigla-bigla na lang pumupukol ng 3-pointer. Pero di naman siya napahiya dyan. Magkusigawan pa mga tao sa 3-pointer na ginawa niya na to. Long range bomb. Easy money para kay Dwight Ramos. Basket is good. Susubok sana ng triangle offense dito ang Gilas Pilipinas. Yun nga lang na-deflect sila dito ng New Zealand. Kahit dun sa first half, mga ropa, medyo basa ng New Zealand yung ginagawang triangle offense dito ni Coach Tim Cone. At dito nga nabasa ng New Zealand yan kaya na-deflect nila yung bola. Nagkaroon din naman ng pagkakataon dito si Kai Soto na ma-open siya sa may 3-pointer. Basta na-open ang isang player dyan sa may 3-pointer, pinupukol nila yan para sa Gilas at ganun din naman sa New Zealand. Pero mintes ang tira na to ni Kai Soto, basket is not good para sa kanya. At sa una lang pala titirada ng mga 2-pointers to New Zealand dito sa quarter na to. Dahil dito sa possession na to, bumalik na naman sila sa 3-pointer. Buti na lang mga ropa, mintes ang tira na yan. Pero pansinin natin dito mga ropa, transition offense yan ang kupunan ng New Zealand. Fast break nila yan. Yung depensa ng Gilas Pilipinas. Nawawala dito, hindi sila fully established. Kaya ang tendency mga ropa, open na open sa may 3-pointer tong New Zealand. Buti na lang talaga mga ropa, nawala ng tira na yan. Pero kung pumasok yan, easing-easing 3 points yan para sa kupunan ng New Zealand. Wala ba naman bumabantay, open na open sa may 3-pointer. Actually mga ropa, uunahan ko na kayo dito sa second half. Maraming 3-pointers ang inallowed dito ng Gilas Pilipinas. Dahil sa depensa ng Gilas Pilipinas, maraming 3-pointers ang napukol dito ng New Zealand. Buti na nga lang mga ropa, hindi pumasok ang karamihan doon. At dahil dyan mga ropa, sa mintes na yan, sa kabilang banda, possession na ng Gilas Pilipinas. Nakapitalize sila ang mintes na yon. Quality ang galawan ni Kai Soto dito mga ropa. Dahil sa pasa niya na to kay Junmar Fajardo dun sa may ilalim, nagkaroon ng opportunity si Junmar dito para sa easy 2 points. Take note mga ropa, tumataginteng na 19 points at tumataginteng na 10 assists ang tinala ni Kai Soto dito sa game na to. Buhat mode si Kai Soto. Sa magagandang pasa niya dito mga ropa, 10 assists nga ang pinundar niya dito. At isang assist niya dito kay Junmar Fajardo, ang tendency mga ropa, easy 2 points para kay Junmar. Basket is good. Ang score 52-50. 2 puntos ang alamangan dito ng New Zealand third quarter. Nakakuha naman si Dwight Ramos dito ng pagkakataon na ipukol ang 3-pointer niya dito sa may corner 3. Pero mintes ang tira na ni Dwight Ramos mga ropa. Pero good thing dito, nandun si Kai Soto dun sa may ilalim. Si Kai Soto ang pinakamatangkad na player diyan sa may paint. Kaya nasungkit ni Kai Soto diyan ang bola. Easy 2 points ang putback ni Kai Soto dito. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, na-realize na ng New Zealand na si Junmar Fajardo ay naglalaro ng drop defense dito sa depensa. Kaya ang tendency niyan mga ropa, ang mga setup play na ginagawa dito ng New Zealand, laging high screen dito sa may ibabaw. At paggamit nila ng high screen dito, si Junmar Fajardo na automatic ang sumiswitch sa depensa. And nakadrop defense nga si Junmar Fajardo dito. At tignan natin, nakatira ng libreng-libre sa midrange dito ang kupunan ng New Zealand. Easy 2 points yan para sa kanila. Buti na lang mga ropa, hindi lang Gilas Pilipinas din ang nagtuturnover dito. Kumbaga, nagtuturnover din dito ang kupunan ng New Zealand. At dito nga sa possession nila na to, turnover ang kanilang tinala. At itong turnover na to mga ropa, nagresulta sa possession ng Gilas Pilipinas. Inatake ni Justin Brownlee ngayon ang depensa ng New Zealand. Sa penetration na yan ni Justin Brownlee, kinaliwa pa niya ang layup na ito. Basket is good para kay Justin Brownlee. Ngunit sa kabila mga ropa, basic basketball ang talaga nilalaro ng New Zealand dito. Sa simpleng set nila ng mga high screen na o-open yung mga players nila, katulad nga nito mga ropa, open na naman sa 3-pointer sa may corner. Dahil nga sa high screen na sinet dito kaya naging open yung player na yan ng New Zealand at hindi naman sila nabigo dito dahil basket is good ang corner 3-pointer na yan, open na open. At dahil dyan mga ropa sa 3-pointer na yan, 57-54 ang score, pabor sa kupunan ng New Zealand. At dito mga ropa, possession ulit ng Gilas Pilipinas,
pansinin natin ang ginawang pasa ni Kai Soto dito inside. Napakagandang pasa nito mga ropa. Unusual tong pasa na to. Ang hirap gawin na pasa na to dahil si Chris Newsom nandun siya sa ilalim. At merong bumabantay dito para i-deny ang pasa na yan ni Kai Soto. Pero still nagawa pa rin ipasa ni Kai Soto yan kay Chris Newsom. Assist yan para kay Kai Soto na nagresulta ng easy 2 points dito kay Chris Newsom. Basket is good. Ngunit sa pagkakataon na to mga ropa, defense si Kai Soto mga ropa 1-on-1 lang. At sa 3-pointer yan, ang ganda ng move na ginawa dito ng New Zealand. Ang laking defender ni Kai Soto mga ropa. Pero tinirahan lang si Kai Soto dito sa may 3-pointer. Panis ang depensa ni Kai Soto dito mga ropa. At basket is good pa ang napakalayong 3-pointer niyan para sa kupunan ng New Zealand. Sa possession naman ng Gilas Pilipinas mga ropa, susubukan sanang bumawi ni Kai Soto dito gamit ang poste. Yun nga lang mga ropa, well defended si Kai Soto dito. Kaya ang tendency at outcome niyan, mintes ang kanyang tira dito kapos. Buti na lang ang hassle ni Scottie Thompson ay on another level. Nasagip pa niya ang bola niya dyan at naipasa pa niya kay Chris Nunu na open dito sa may paint. Easy 2 points tuloy kay Chris Newsom dahil sa hassle na pinakita ni Scottie Thompson. Basket is good para sa Gilas. At sa possession na to ng New Zealand mga ropa, same spot sa tiniraan nila kanina sa may 3-pointer. Pero this time si Jasim Brownlee ang bumabantay, hindi si Kai Soto. Well defended at nakasabay naman si Jasim Brownlee dyan. Enough resistance para sa tira na to. Mintes ang tira na yan ng New Zealand mga ropa. May sabulusok ng New Zealand, bigla-bigla na lang tumitira sa may 3-pointer. Mintes nga yan. At ang mintes na yan mga ropa, nagresulta sa possession na to ng Gilas Pilipinas. Ngayon pinagbayad sila ni Scottie Thompson dito. Nag-set ng high screen ang kupunan ng Gilas dito. Medyo mabagal ang response dito sa depensa ng defender ni Scottie Thompson. Pansinin natin yan. Kaya ang nangyari dyan, nagkaroon ng open space si Scottie Thompson para ibitaw ang 3-pointer na ito. Basket is good naman para Scottie Thompson. At sa pagkakataon na yan, dahil dyan sa 3-pointer na yan, 61-60 na ang score. 3 minuto may get na lang natitira sa may 3rd quarter. At again mga ropa, this time possession ulit ng Gilas Pilipinas. Pansinin natin dito ang ginawang play nila. Again, Jasim Brownlee at Kai Soto connection na naman dito. Pick and roll ang kanilang sinet na play dito. Naka-roll lang maayos dito si Kai Soto. At this time mga ropa, nakakuha pa siya ng counted and a foul. Dahil sa basket na yan ni Kai Soto mga ropa at isa pang free throw, 64-60 na ang score. Lamang ng 4 na puntos ang kupunan ng Gilas. At dito mga ropa, 4 na puntos nga ang hawak na kalamang nga dito ng Gilas. At mula na ulit ng New Zealand. Pansinin natin tong play na ginawa nila. Simpleng-simpleng play lang ginawa nila dito sa may ibabaw. Yet na open pa rin sa 3-pointer ng player nila na to. Ang ganda ng pagkakonstruct ng play nila dito mga ropa. Yun nga lang, mintes ang tira dito na kupunan ng New Zealand. Na ang tendency at outcome mga ropa, possession na kupunan ng Gilas Pilipinas. At si Kai Soto, ang daling nabigyan dito sa may paint. Kaya ang nangyari dito mga ropa, walang help defense against kay Kai Soto. 1-on-1 lang yan. Kinalabaw na ni Kai Soto dito ang depensa ng New Zealand. Sobrang commendable ang ginagawa ni Kai Soto dito dahil pinapakita niya na antigas talaga ng kanyang katawan at pangbaragan na ang katawan niya ngayon. Sa pagkaldag na yan ni Kai Soto mga ropa, sa pangangatawan ni Kai Soto na yan, nakakuha siya ng easy 2 points dito against sa kupunan ng New Zealand. Kaya ang tendency mga ropa, 66-60 na ang score, bahagyang lumalayo sa kalamangan ang kupunan ng Gilas Pilipinas dito against sa New Zealand. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang lahat ng momentum ay nasa Gilas Pilipinas na dahil possession dito ng New Zealand, nakakuha pa sila ng steal at nagresulta to sa pass break ni Jasim Brownlee. Pilipadaan ni Jasim Brownlee ang depensa dito ng New Zealand para makuha ang 2 points, basket is good para sa kanya. 68-60 ang score. At again sa possession ulit ng New Zealand mga ropa, another good defense na naman ng laro ni Kai Soto dito. Good hands para sa kanya para mas swipe ang pasa na to. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, steal para sa kupunan ng Gilas Pilipinas at kay Kai Soto. At nagresulta yung steal na yan mga ropa, nagbunga yan. Tumira dito si Dwight Ramos sa may mid range. Walang bumax out dito kay Chris Nunu dun sa may ilalim. Kaya ang taas ng talo ni Chris Newsom dito para maiput back ang tira na to na mintes. Easy 2 points, basket is good para kay Chris Newsom. Sa pagkakataon na to mga ropa, 70-60 na ang score. Lamang na ng 10 puntos dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Bumulusok bigla dito sa opensa ang kupunan ng Gilas Pilipinas. What a good defense din ang kanilang nilaro dito. At sa pagkakataon na to, nakakuha pa si Carl Tamayo dito ng napakagandang pasa na nagresulta sa kanyang easy 2 points. This time 72-60 na ang score. At bago matapos yung 3rd quarter mga ropa, nagpakawala ng 3-pointer ang kupunan ng New Zealand. Kaya ang nangyari dito, 72-63 na tapos ang 3rd quarter. Pagpasok ng 4th quarter, 9 points ang hawak ng lamangan dito ng Gilas. At dito sa 4th quarter mga ropa, bungad na bungad turnover ang kinumit dito ng Gilas Pilipinas. Buti na lang sa kabilang banda, nakakuha ng steal doon si CJ Perez para bawiin ang possession na to para sa Gilas. At sa possession na to mga ropa, nakapenetrate sa depensa si Scottie Thompson. Open lane sa kanya ang drive na to. Yun nga lang mga ropa, nagmintes ang tira na to ni Scottie Thompson. Sayang ang easy 2 points sa sana. At ang resulta niyan mga ropa, possession sa kabila ng New Zealand. Nakakuha ng napakagandang penetration dito ang kupunan ng New Zealand. Behind the back pass dito at dakdak easy 2 points basket is good para sa kupunan ng New Zealand. Sa pagkakataon niyan mga ropa, 74-69 na ang score. 5 puntos na lang ang kalamangan dito ng Gilas. Buti na lang mga ropa, sa possession na to si Jasim Brownlee ang nagmando para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Na-penetrate niya ulit ang depensa dito ng kupunan ng New Zealand. At dahil sa penetration na yan mga ropa, open lane para kay Jasim Brownlee. Easy layup, nakapag-layup siya dyan at may kasama pang foul.
foul, may sumabit na foul dito. Basket is good para kay Justin Brownlee. 77-69 ang score. Dito ako napabilib na kupunan ng New Zealand mga ropa. Grabe yung shooting nila dito sa may 3-pointer. Para sa akin naman ang pagkakamali ng Gilas Pilipinas dito, dapat hindi na sila nagsuzone defense doon sa may loob. Sa pagkakataon na to, na sana dapat sa 3-pointer na lang sila bumabantay at tinahayaan na lang nila na si Kai Soto ang sumalo doon sa may ilalim ng paint. Kayang-kaya naman ni Kai Soto. Nabarahan dito ang opensa ng kupunan ng New Zealand. Ang tangkad, maganda naman ang depensa dito ni Kai Soto. Pero nag-help defense pa rin sila dyan. Nagsuzone defense sila. Kaya pag kinick out na yung bola dito sa may 3-pointer, nade-delay sila sa pag-close out dahil nga nagsuzone defense pa sila doon sa may ilalim. Nagro-rotate pa sila. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, nakaka 3-pointer pa ang kupunan ng New Zealand dito. Katulad nito, basket is good sa kanila. Sa pagkakataon na to, nakakuha pa ng penetration ang kupunan ng New Zealand. Dahil sa layup na yan, 78-74 na ang score. Buti na lang mga ropa, nagkaroon ng open shot dito si Kai Soto dito sa mid-range. Bukod sa open shot na yan mga ropa, naipasok ni Kai Soto ang mid-ranger na yan. Kaya ang tendency, naging 6 na puntos ulit ang kalamangan dito ng Gilas. Sa senaryo na to mga ropa, 84-79 na score. 5 puntos ang hawak na kalamangan dito ng Gilas Pilipinas. Good defense ang nilaro ng Gilas Pilipinas dito dahil umatake dito ang New Zealand. Na-block nila to, access denied. Pero sa kabilang banda, sa possession naman ng Gilas Pilipinas, pareho ang nangyari. Access denied din para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. What a good defensive sequence para sa dalawang kupunan. Pero na possession na ng New Zealand mga ropa, dito nakapukol pa sila ng crucial 3-pointer. Ang nangyari tuloy dito, 2 puntos na lang ang naging kalamangan ng Gilas Pilipinas. At dito na tayo dumako sa score, 88-84 possession ng Gilas Pilipinas. Dito na ginawa ni Chris Newsom ang kanyang dagger 3-pointer. Galing to sa pasa ni Scottie Thompson. Grabe ang 3-pointer na to ni Chris Newsom. Unexpected ang 3-pointer na yan. Pero dahil sa 3-pointer na yan mga ropa, yan ang nagselyado ng panalo dito sa Gilas Pilipinas. At nag-end up ang game na to mga ropa, for the first time in history, tinalo ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng New Zealand. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa ginawang diskarte dito ni Coach Tim Cohn sa mga huling minuto ng laro? Crucial game to mga ropa, dikit na dikit ang laban at ang lakas ng New Zealand, puro shooter sila. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.